free ng kakain kaluluwa. Papagaan sa loob. Ngayon ko lang ito napuntahan. Ilang beses na ako nagdaan North Loop. Ay, ang ganda dito. Lalaki ng puno. Hindi yung pipilitin mo kasi tiwala ka sa sarili mo. Tiwala ka sa kakayaan mo. Kahit hindi naman, diba? Siguro ko napagaga lang ako. Wala bang maligo ako dyan. Ang mga lugar na tipong pala mo, biglang ilalabas na white lady o yung mga nananggal. Sabi ko sa'yo, wag ka lang uulan. Wala pa ba yung multo? Okay. So, ito yung Centennial Marker dito sa Aringay. So, meron ako papakita sa inyo. Nung bago ko pumunta rito, may nangyari hindi maganda. Ito ano, kinatatakutan lahat ng rider. Tara, taan natin. Ayun, no? Nangabol yan kanina eh. Ito naman, huwag naman sana. O yan, ganyan dapat. Kayo na inabol ako eh. O Boss Arch, nakita mo yung pangalan mo. So dapat talaga tapusin. Wala dapat urungan. O yan, di ba? Isang magandang pangitahin yan. Arch, Boss Arch. Alam na, no matter what, tatapusin. Let's go. Alam nyo, kapag nagpupunta ako ng Ilocos Norte, napakasaya yung feeling kapag dumadaan ako dito sa tulay na to. Napakasarap. Parang sobrang free ng kakain kaluluwa. Napakagaan sa loob. Para akong brand new. Kaya ako sumali dito sa Luzon Quest na 5,000 kilometers para mapuntahan ko yung ibang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Eh ito, ilang beses na napag-picture dyan. Katulad nun, yung Centennial Tunnel, hindi ko pa yung napupuntahan. Nung nakakita ko, sobrang nagandahan talaga ako. Kahit ganun lang siya, sobrang na-appreciate ko siya. Lalo na yung umilas at mayroon pang puno dun sa itaas. Napaka-epic nun. Grabe, ang sarap ng pakiramdam pag ganun. Biro mo nalilibot mo yung bansa mo habang sumasali ka sa isang endurance challenge. So with that being said, mapapatunayan mo rin sa sarili mo na kaya mong gawin yung lumibot ng Pinas, di ba? At kaya mong ma-explore yung ganda ng Pilipinas. Tulad na nandito, itong Ilocos Sur tsaka Ilocos Norte. Gusto kong dumadaan dito kasi napakaganda talaga ng kalsada dito. Lalang, share ka lang. Oo, di ba? Ngayon ko lang ito napuntahan. Ilang beses na ako nagdaan North Loop. Ngayon ko lang ito nakita. Para siya yung katulad dun sa Old Zigzag Road sa Quezon. Ganito yung mga lugar na ano, hindi ka pwedeng sa main block. Dahil sa pagiging kamote mo. Eh dapat, ride at your own pace, di ba? Kung ano lang kaya mo. Di ba nang sabihan ka nalang mabagal, pagong, di ba? At least, alam mo sa sarili mo kung ano lang yung kaya mo. Di yung pipilitin mo para lang abulin sila. Para lang masabi na malakas ka din kasi naaabutan mo sila o nakasakay sa kanila. Di ba? O ganun. Kung gusto mo ma-achieve yung skill nila dahil magaling sila o mabilis sila sa cornering, mag-ano ka, mag-training ka, hindi ka ng mga driving course, mga advanced, ganun, di ba? Advanced training sa pagka-drive. Yun, para makasaway ka sa kanila. Hindi yung pipilitin mo kasi tiwala ka sa sarili mo, tiwala ka sa kakayahan mo, kahit hindi naman, di ba? Wala kang proper training. Dito nasusukat ang ano, ang pagiging magaling na rider. Kasi imagine mo, yung mga MotoGP riders, di ba? Yun talaga, sobrang professional na ng mga yun, pero sumisimple lang pa sila, di ba? Ibig sabihin, kahit professional ka na, kahit sobrang galing mo na sa pagmomotor, may chance pa rin talaga na sumimple lang ka. Kaya ako sa inyo, tapong pogi na lang. Nakikita niya yung mapa. Tapos sigsag, di ba? Mahaba yan.
kailangan galingan natin. Pero paano natin gagalingan kung yung gasolina mo nagbi-blink na? Palastik, hindi ka na malayan. Uy, ang ganda dito, oh. Lalaki ng puno. Pero mas maganda kung may makikita na tayong gasolina, eh. Kinakabahan ako, eh. Bakit to, eh? Boy, sa meron tindang gasolina? Gasolina, may nagtitinda ba rito? Wala? Ganda, oh. Tao doon sa baba. Siguro ko napaaga-aga lang ako. Malamang naligo ako dyan. May babaan dun, eh. Sa banda dun. Sayang. Sa ano to, eh? Suyo. Ilocos Sur. Next time. Ayun, oh. Ganda, oh. Kakanan, tubig, tapos dito, bato. Ang ganda ng rock formation. Stigo. Boom! Panis! Dito yung matatagpuan sa Ilocos Sur. Boys, oh. Nasaan yun? Natitinda ng gasolina. Finally, are you happy to me? Kaso 73 ang per liter niya dito. Ganito yung mga feeling na ayoko, eh. Mga lugar na ayoko na dinadaanan. Lalo na kapag gabi. Tapos yung street lights, napakadilim. Tapos ayan, trap road. So yung short, ang hirap ng kalsada. Tapos yan, zigzag, napakadami. Para kang, para tong ano, yung bito ko ng manok. Ay hindi, para tong bungabon nung hindi pa konkreto yung kalsada to. Nadaan na ako dun, eh. Sa bungabon ng hindi pa konkreto yung kalsada. Kasi talagang ang tagal ko nung tinaanan yun. Puro banlik, puro putik. Parang mali yata ako ng desisyon, eh, na tumuli pa dito sa next destination ko. Kaya lang, dun sa last kasi, ito na yung kasunod talaga. So pag hindi ko to tinagpos ngayon, o hindi ko to tinapos ngayon, babalikan ko to bukas. So kapag may ganitong mga sasakyan ako nakikita, hindi ko siya ino-overtaken. Kinagawa ko siyang guide dahil hindi ko to kapisado. Wala akong kaalam-alam sa kalsada dito. Kasi magulat na lang ako, biglang may ano, eh, biglang may lubak pala yung mga basa, yung mga basang part. Mahirap, eh. Nanti mga lugar na tipong kala mo biglang may lalabas na white lady, o yung mga nananggal, eh. Pakadilim. Sasa ibaba ko pa ng bundok. Pasabulin ko bigla ng aso, no? Alright. Pag dito ko talaga nadaan, tas gabi, di ka antokin. Kakabang ka talaga, eh. Gagi, nakakatakot na dito talaga. Kaya na pa ako dumadaan dito, walang sasakyan na dumadaan, kahit motor. Kaya na pa ako paikot-ikot dito. Hindi na natapos-tapos yung season. Ang dami pa. Kung may kasama sana ako, okay lang. Kaso wala, eh. Pag-isa ako, eh. Oh my God! O, oh, diba? Dinagdagan yung excitement. Tank. Bad trip. Ang kapal ng fog. Diyos ko. Diba? Hmm. Wala na lang yung multo yung lumabas, eh. Hehehehe.
Kapal ng fog, oh. Trip, wala akong makita. Wala akong makita. Ay, kapal. Sobra kapal ng fog. Ah. Oh my God. Sabi ko sa'yo, huwag ka lang uulan. Wala pa ba yung multo? Ano to? Ay, putik. Talaga ba? Rap road pa? Diyos ko. Huwag naman ganun. Okay na ako sa ganito eh. Huwag kayo iiyak. Matitiis ko naman yung fog eh. Tapos madilim na madilim, pasayong kalsada, matitiis ko yan. Huwag naman yung rap road na banlik, tapos o kaya puro bato-bato. Ano man ganun? Dabal lang may lumabas na white lady, huwag lang yung rap road. Oh, sa yung daan. Ah, talaga naman, kakasabi ko lang. Grabe, this is the toughest challenge that I encountered during an endurance. Grabe, takbo ko 20. So nandito tayo sa Besang Pass Natural Monument Landmark. Kaso sarado siya, kaya hindi tayo makapasok at makapag-picture dun sa loob. Alis na lang tayo. Ang mahiwagang! Kahit may dilaw kang ilaw, hindi mo pa rin makikita. So yung mga dalawin, nag-dinner ako. Dinner ko ay bulalo, no rice as usual. Tapos biyahe na ulit ako. So ang ruta ko ngayon ay papunta akong Mount Pulag. Merong isang checkpoint doon. Pero kung meron akong makitang lodge or inn bago yung checkpoint, mag-check-in na ako. I need to rest. Lapit na akong 24 hours gising. Hindi, 24 hours na pala akong gising. Ano ko nga, Dre? So yung uwi ko ngayon papuntang highest point, yung new highest point. So tinutuloy ko lang kasi wala akong choice eh. Wala akong mag-checkingan. Meron ako nakita kanina, kaso nakalagay 24 hours pero wala naman tao. Pinipilit ko na lang. Actually naawa na ako sa katawan ko kasi more than 24 hours nang gamit na gamit yung katawan ko. Kaso wala naman akong choice. Kung titigil naman ako dito, eh ganun din. Tanya naman, sarado na yung mga establishments. Yung kamay ko, sobrang lamig na. Wala naman tayo mapagtanungan. Nabul pa ako ng aso. Wala yung pagod ko doon ah. Binggit Center. Sir, good evening po. Ilang po ako ng konting tulong po. Ay, nag-anap po ako ng lodge or inn na kailangan mong tuluyan. Sa apay na, isa. Ilan po kayo, sir? Ako lang po. Dapat niya sa taas? Saan kayo galing, sir? Mahihila pa po ako galing. Hindi mo nag dito po ako galing pang... Galing ka sa mabak, okay? Galing, sir. Dito. Malapit lang naman yung mag-a. May sabay. Sir, thank you po.
Gusto ko na magpahinga, sir. Ano na, alas sa Diyos pa lang kagabi, bumabiyahe na ako hanggang ngayon. Sabihin sa galing ka ng Manila, dumaan ka ng Cuban. Opo, galing pa po akong ano eh, meron po kasi kaming endurance ngayon, Luzon Loop eh, buong Luzon iikutin. Siguro, kasi kaya na pa sila hindi makita sa mapa eh. Diretso lang po sir, bandang kaliwa mo. Sige po. Thank you sir. Oh, yun mga kadre, buti tinulungan tayo ng mga polis. Tsaka mayos ko usap. Hindi ka susunod, hindi ako sinungitan. So, andito na tayo. Ito na lang ako pahinga. Kuha mo na akong kwarto. Pagod na ako.